A pleasant afternoon to each and everyone. Welcome to the webinar session of the National Occupational Safety and Health Coordinating Council of the Philippines about the safety officers knowing the labor standards. Nandito na rin yung ating guest speaker for this afternoon afternoon's webinar. But I'd like to share with you our webinar instructions. Kindly check your audio. And with regard to the question and answer, open the Q&A window, allowing you to ask questions to the host and resource speaker. They can either reply back to you via text in the Q&A window or answer your question live. And for you to ask a question, type your question into the Q&A box, then click send. If the host replies via the Q&A, you will see a reply in the Q&A window. As an attendee, you can also like or comment on other attendees' questions. This will also helps our panelists as well as our monitoring team for to check for those popular questions in our Q&A window. Okay, so ladies and gentlemen, my name is Dr. Neil Dayan. I am your host for this afternoon's NOSHCCOP webinar on safety officers knowing labor standards. I am also pleased to be with you today and to have the chance to introduce our guest speaker, Attorney General Du. He is the National Occupational Safety and Health Coordinating Council of the Philippines Legal Council, currently the General Secretary of the Magsasaka Party List, a partner in Carpela Du Humarang Law Office. Also, he is the legal counsel to name a few of the following labor federations in our country: National Federation of Labor, Labor Alliance of Free Workers Union, Solidarity of Independent and General Labor Organizations, National Union of Bank Employees, National Congress of Unions in the Sugar Industry in the Philippines, Philippine Agricultural, Commercial and Industrial Workers Union, Union Network International, Philippine Liaison Council, Alliance of General Unions, Institutions, and Labor Associations, Coalition of Teachers and Employees in Schools, Colleges, and Universities in the Philippines, Unified Filipino Service Workers, Congress of Independent Organizations. Finally, he is a trial lawyer with labor law as one of his expertise. Also, he is just an amazing person, a worthy brother, and we're all in for a treat today. Without further ado, please join me in welcoming Attorney General Du. Good afternoon. Good afternoon po, Attorney. At ng ating nanonood na viewers. Thank you for the very kind na introduction po. Simulan na po ba tayo? Yes. Should we start? Yes, Attorney. Yes. Okay. Before a few preliminaries, no? Baka may mga ibang nagtataka kasi dyan, may yung first name ko talaga ay general, no? So it's nakalagay naman doon sa poster, no, it's parang military rank yan. So tulad na nasabi, I'm a labor practitioner, mga 95% to 98% siguro ng aking mga clients na nire-represent ay mga manggagawa, mga workers natanggal o hindi pinapaswerdo ng tama, etc. So I am very honored to be to give you this seminar with my brother, Dr. Neil Dayan. And sana meron tayong mapulot at matutunan dito sa seminar na ito. Isa lang ito sa mga series na gagawin namin ni Dr. Neil para sa NOSHCCOP. So simulan pa na. I-ano ko muna. I-share screen, no? Ayan. Nakikita po ba ng lahat?
Yes. Yes, sir. Okay. Sige. Subukan nating bilisan lang ito. Well, the topic for today is about labor standards, no? This is kung ating titingnan at aaralin ng labor laws sa ating Pilipinas, nahahati po ito sa dalawa. Two main issues, no? First is labor standards and the second part is labor relations, no? So now, ang labor standards, yan ay first three books ng ating labor code na deals with yung mga batayang kondisyon sa trabaho, like hours of work, di ba? Days of work, bayad sa ating sweldo. So, yung kabila niyan, yung labor relations, it deals with kung paano magtayo ng labor union, paano kapag ka merong dispute sa o may hindi pagkakaunawaan sa kumpanya, yun yung mga nagdi-deal doon sa labor relations yan. But for now, our topic for today, ano ba yung mga bare minimums, no, na sinasabi ng batas paggawa o ng labor code para malaman rin natin. Alam niyo po, sa aking paniniwala, no, most ng mga pang-aapi o exploitation na nagaganap sa ating bansa sa mga workers is due to the fact na ignorant karamihan sa batas. Kaya naman, isa sa mga advocacies ko, since ako po ay naging abogado, ang magbigay ng magbigay po ng kaalaman sa batas sa mas nakararaming manggagawa. Simulan natin. Ano ba ang sakop ng labor standards? Number one, hindi naman lahat kasi ng klase ng workers ay sinasakop ng labor standards law under the labor code, no? Meron siyang sinasabing mga exceptions. Ibig sabihin, yung mga minimum wage, hours of work, etc. ay hindi nag-apply, number one, sa mga government employees. Pangalawa, sa mga field personnel o doon sa nagtatrabaho sa field, hindi sa opisina. Pangatlo, kapag mga kapamilya, especially for example, mga family corporations o kaya family business, hindi nag-take effect ang labor standards. Pang-apat, kapag sa mga managerial, no? Kasi ang labor code sa mga rank and file and supervisory employees lang yan nag-aano. Pero pag top management, hindi yan mag-apply. Panglima, domestic helpers. Kasama rin po dyan yung mga drivers at mga kasama sa bahay o yung mga nakatira doon sa mga bahay natin, mga kasama natin. At panghuli, yung mga binabayaran ng per piece o yung piece rate workers. Wala siyang minimum wage, wala siyang daily rate o weekly o monthly rate, kundi binabayaran siya ng employer sa dami nung kanyang nagawa. So, kung ating pagsasama-samahin lahat yung lahat ng labor standards sa labor code, pwede mo siyang ihati actually sa apat na kategorya, no? Itong labor standards, unang-una ay sinasakop ang oras ng trabaho. Pangalawa, yung mga araw ng pahinga. Pangatlo, mga tungkol sa mga bakasyon, mga holiday premiums, pahinga, etc. At pang-apat, yung mga leaves. Under sa ating labor code, tatanggal po natin, service incentive leave lang ang nakalagay dyan. Wala po nakalagay sa ating labor code na vacation o sick leave actually. So, tungo muna tayo sa time of work, no? Ano nga ba ayon sa labor code natin ang dapat oras ng trabaho? So, under the labor code, nakalagay dyan 8 oras lang ang kailangan na trabaho kada araw. Within a 24-hour cycle, so ibig sabihin, maximum lang na 8 oras. Ngayon, siguro may mga iba nagtatanong, bakit 8? Bakit 8 lang? Bakit hindi 9, 10, o 12? Alam niyo po, nung unang panahon, no, konting history muna tayo. Nung unang panahon, yan ay 12 hours ang trabaho, mga bandang 1900s, 1800s. 12 hours ang trabaho sa factory. Yan pong 8 hours, kung bakit nasa batas natin ngayon, 8 hours, yan po kasi ay inilaban ng mga dating mga manggagawa. Specifically, mga labor leaders, mga unions, na magkaroon ng bawasan yung araw ng trabaho. Ang kampanya pa nga niyan dati, 8 hours for work, 8 hours for the family,
and 8 hours for rest. Ganun yan. Kaya yan naging 888. Siyempre, 24 oras lang naman kada araw. Dati, 12-12. 12 hours trabaho, 12 hours pahinga. So, nung inilaban yan ng mga dating labor leaders, nag-rally-rally pa sila. At yun, napanalunan nila dahil sa political pressure. So, ngayon, sa ating labor code, 8 hours lang ang maximum na daily na trabaho, oras ng trabaho, kada araw ng mga manggagawa. At tandaan natin doon sa 8 hours, hindi kasama po yung 1 hour na lunch break. No? Kaya minsan makikita natin 8 to 5. Pag binilang mo yan, 9 hours yan. Yung 8 a.m. to 5 p.m. Kasi hindi sinasama yung 1 hour na lunch. Ngayon, ano ang rules kapag ka sa yung lunch break? Kailan ba siya kasama sa trabaho? Kailan ba siya kasama dun sa 8 hours na sinasabi ng batas? Ang rule po dyan, kapag ka po hindi bumaba ng 20 minutes no, yung lunch break, yan po ay hindi kasama doon sa bilangan ng 8 oras. Ngayon, kapag kayo lunch break mo, for example, 15 minutes lamang, kahit na kumakain ka ng 15 minutes na yon, yun ay considered oras ng trabaho. So, yun po ang ating tatandaan. No? 20 minutes. Basta pag lumagpas ng 20 minutes, hindi na yung kasama sa oras ng trabaho. Pero pag below 20 minutes, yun ay kasama sa oras ng trabaho. Likewise po, doon sa mga pag-break, no? Yung mga ibang mga heavy jobs niyan, na ano, may mga break yan in between nung lunch break. Kapag kaya po ay 5 hanggang 20 minuto lang, kasama yan, hindi yan, bilang yan dapat, bilang yan, kahit na ikaw ay nag-yosi break, nagko-coffee break, considered pa rin yun ng araw ng trabaho o oras ng trabaho. Hindi ka kailangan mag- out do sa bandy clock o hindi ka kailangan mag-log out sa logbook dahil kahit na naka-break ka, considered pa rin yun as oras ng trabaho. Malinaw po yun, ha? Paano naman yung mga on-call? No? On-call sa trabaho, ibig sabihin, marami dito, mga driver, yan, on-call lang. So, ang dalawang klase yan, no? Para malaman mo kung oras pa rin ng trabaho kung on-call ka o hindi. So, nagtatrabaho ang mga gagaawang on-call kung maaari kang tawagin ng employer anumang oras ng sa lugar ng trabaho o malapit dito. Kapag ka pwede kang, kunwari, hindi mo hawak yung oras mo, kahit nasa bahay ka, pero anytime pwede kang tawagan para magtrabaho, yung pinapahinga mo sa bahay mo should be considered hours of work. Kasi hindi mo hawak yung oras mo eh. Hindi ka pwedeng umalis, hindi ka pwedeng may ibang gawin, kundi naka-standby ka lang, kumbaga. Pero kung pwede ka namang pwede kang may ibang gawin, hindi ka naman pwedeng pilitin, for example, na pumunta sa trabaho habang ikaw ay nasa bahay, yun po ay hindi kasama sa, that is not time of work, ibig sabihin. Isa pang importante distinction siya, for example, sa mga bus driver, ito madalas po ito sa mga bus drivers, habang naghihintay ng pasahero, hindi ka nagda-drive, no? Habang naghihintay ka, nasa terminal ka lang, hinihintay mo mapuno yung bus mo. Yung bang oras ng pinaghihintay mo ay dapat ka bang swelduhan doon? Dapat bang bilangin doon sa oras ng trabaho mo? Yes po. Ang sagot doon ay oo. Habang kahit naghihintay ka lang, payosi-yosi ka doon sa terminal, dahil hindi ka naman po pwedeng umalis ng terminal, anytime pwedeng mapuno yung bus mo, anytime pwedeng umalis, yun ay nasa control pa rin ng employer, ibig sabihin. So, kahit na wala pang pasero, kahit hindi ka nagda-drive, yun po ay compensable time o dapat kang bayaran sa trabaho. So, itinuturing na nagtatrabaho ang manggagawa ay sa mga sumusunod na alituntunin. Number one, oras kung saan kailangan siya sa lugar ng trabaho. So, yun yung pinaka normal, no? Kapag ka ikaw ay nasa loob ng factory, sa loob ng kumpanya, sa loob ng opisina, yun ay oras ng trabaho. Pangalawa, kapag ka naman ikaw ay kahit nasa labas ka ng opisina o factory, pero pwede kang pilitin lagi na on-call ka na magtrabaho, ikaw ay nasa oras pa rin ng trabaho. So yun ang dalawang klase po ng time of work. Mga dagdag natin patuntunan.
lahat ng oras na kailangang ibigay sa kumpanya ay oras ng trabaho, kahit na walang aktwal na trabaho na ginagawa rito. Tulad po na sabi ko kanina, driver ng bus. Dahil siya ay constrained na nandun, oras yun ng trabaho. Kaya yung mensahero, messenger sa opisina, kahit naghihintay lang siya doon, walang inuutos sa kanya, yun po ay oras ng trabaho. Number two, hindi kailangang umalis sa lugar ng trabaho ang isang empleyado upang mabilang ang kanyang oras ng pahinga. Pangatlo, kapag ang trabaho na ginawa ay kailangan o nakatulong sa kumpanya o kung hindi maiwan ng empleyado ang trabaho niya sa katapusan ng pangkaraniwang oras ng trabaho dahil wala siyang kapalit. No? At yung oras pang iyan ay ng trabaho kung alam ng employer o immediate supervisor ang pagtatrabaho niya. Kunwari may karelyebo ka, for example, toll operator, wala pa yung iyong karelyebo doon sa toll gate. Habang hindi ka pa napapalitan doon sa iyong trabaho ng iyong kahalili, ay considered pa rin yung dapat as hours of work. Number four, kasama sa oras ng trabaho ang oras na hindi nagtatrabaho ang isang empleyado dahil sa mga abalang hindi niya inaasahan o kung hindi siya makaalis sa lugar ng trabaho dahil sa posibilidad na magkaroon uli ng trabaho o kung masyadong maikli ang pagkakahinto para magamit ang oras para sa pansariling interes. Isang example po dito sa number four natin, kung yung mga call center agents, no? Minsan meron silang tatlong oras na break. Eh. So papasok muna sila, tapos 4 hours. Pero dahil after yung lunch break nila, tatlong oras yung lunch break nila dahil nga naghihintay ng mga customer sa calls, no? Pinag-i-stay sila doon. Ngayon hindi ka pa pwedeng umuwi habang nung 4 hours na yun. So kasama yun sa oras ng iyong trabaho. So kung alam na natin ngayon kung ilan yung mga kasama sa oras ng trabaho, yun namang mga hindi itinuturing na oras ng trabaho ay yung mga sumusunod. Number one, yung pagdalo ay labas sa normal na oras ng trabaho. For example, pupunta ka ng opisina dahil meron ka na rin nalimutan o kaya ay pupunta ka ng isang seminar na hindi naman iminamandato ng iyong kumpanya na puntahan mo. Kumbaga, voluntaryo lang kung gusto mong umattend o hindi sa isang seminar. Tapos kusang loob yung pagpunta mo sa seminar na yon at hindi ka naman gumagawa ng kahit na anong trabaho mo sa opisina during that seminar, then hindi yan po pwedeng i-charge bilang oras ng trabaho. Wala kang sweldo sa mga panahon pumunta ka sa mga seminar na yon. Pero kapag ka required ng iyong kumpanya o ng pinagtatrabuhan na ikaw ay mag-seminar, pumunta for example, may mga iba pa nga dyan, out of the country na seminar, yun should be considered as hours of work. No? Kasi you are doing the seminar for the pleasure and the interest of the employer. Kumbaga, makikinabang rin yung employer mo doon sa seminar na yun. Eh, dahil magkakaroon ka ng additional skills at saka knowledge. So, lahat ng pinag-usapan natin kanina, no, sa regular na oras lang yon, regular na 8 oras na trabaho. Ano naman ibig sabihin? Alam naman natin lahat, pwedeng mag-overtime, no? So, ibig sabihin lang naman ng overtime, sa loob ng 24 oras sa isang araw, kapag ka ikaw ay lumagpas sa 8 oras ng trabaho, yun ay overtime. Importante ito dahil merong dagdag na sweldo na binibigay kapag ka ikaw ay nag-overtime. 25% po yan na increase. Mamaya, dito sa module na ito, ituturuan ko kayo kung paano mag-compute ng mga overtime holiday pay. Tandaan, within a 24-hour period po lagi ang bilangan ito. No? Ibig sabihin natin, ito ang example natin dito, 8 to 5 for example ang iyong oras ng trabaho. No? Ngayon, so nagsimula ka ng alas 8 ng umaga, umuwi ka ng alas 5, pero pinabalik ka for example ng alas 12 ng madaling araw, kinabukasan, hanggang alas 8. Yung bang alas 12 ng madaling araw hanggang alas 8 ng umaga, ay kabilang araw na ba yon? Next day na ba yon? Ang sabi ng batas ay hindi po. Kasi nagsimula ka ng alas 8 ng umaga nung unang araw mo, so yung tapos ng 24-hour cycle mo ay kinabukasan pa ng alas 8.
ngayon, ibig sabihin, within the 20, full 24-hour cycle, from 8 a.m. ngayon hanggang 8 a.m. bukas, 16 hours ang iyong tinatrabaho. Ibig sabihin nun, yung 8 oras sa sobra, nung 12 na madaling araw hanggang alas 8 na tinatrabaho mo, dapat meron kang overtime premium na 25%. Siyempre, ibang usapan pa yung night shift differential doon na mamaya i-discuss natin. General rule po ah, hindi po pwedeng pilitin na mag-overtime ang manggagawa. Bakit? Ba't hindi pwedeng pilitin? Kasi hindi naman tayo mga alipin, sabi nga. Minamandato lang naman, tapos kapag ikaw ay isang empleyado, ang maximum lang kada araw 8 oras. Kung mag-overtime ka man o hindi, ay dapat mutual agreement ng parties. Ibig sabihin, pumayag ka na mag-overtime at pumayag yung iyong employer na bigyan ka ng overtime. Hindi mo po pwedeng pilitin yung iyong employer na bigyan ka ng overtime. Hindi ka rin naman po pwedeng pilitin ng iyong employer ng kumpanya na mag-overtime. Pero ang mga sinasabi lang ng batas na exceptions dito ay number one, kapag ka merong kera o ibang crisis na diniklara ng presidente ng Pilipinas. Kasi siyempre kapag ka gera, kailangan natin all hands on deck. Kailangan lahat ng mga factory gumagana kasi meron tayong paaway. Parang ganun. O kaya yung may diniklara na crisis, makikita natin dyan number two, yung mga crisis na ka-enumerate. Kapag ka kailangan maiwasan ang panganib sa buhay o ari-arian o kung may panganib sa kaligtasan ng publiko tulad ng krisis sa lugar na nagmula ng malubhang sakuna, sunog, baha, bagyo, lindol, epidemya o iba pang tulad ng sakuna. So yung COVID pandemic, no, nagdeklara ng state of national emergency. Yung mga essential na hindi naman ibig sabihin yan lahat ng kumpanya pwede ka nang pilitin mag-overtime. Hindi po. Yung mga essential lang para masawata o mapigil yung sakuna o yung pandemya ay pwede ka pag-overtime. Ano example niyan? Yung mga hospital, pwedeng pag-overtime yung mga empleyado ng hospital dahil may pandemya. Yung mga factory ng face mask at saka face shield, kung meron tayo example, pwedeng yan magsapilitan, force overtime. Pinakahuli na exception lamang na sa force overtime ay kapag ka kailangang maiwasan ang pagkasira, pagkawala o pagkabulok ng mga produkto ng employer. Example kayo, mga pagkain. Kunwari, nasa food business yung ano, kailangang tumatakbo yung delivery ng mga pagkain. Dahil kapag ka hindi na-deliver, mabubulok. Pwede kang ipilitin na mag-overtime ng iyong employer. So, nabanggit ko na kanina itong overtime pay, no? Ang overtime pay ay 25% nung iyong oras na trabaho, oras ang sweldo. Tandaan po natin kada oras ang kompitasyon ng overtime pay, no? Pero kapag ka ang overtime mo, nag-overtime ka sa rest day mo, araw mo ng pahinga o kaya holiday, ang overtime rate, overtime pay ay 30% nung iyong orasang sahod. Sabi ko nga, mamaya magkocompute tayo dyan. No? Tandaan, hindi po pwedeng i-offset ang undertime sa overtime. Ito, sa aking Facebook page, marami nagtatanong lagi nito. Paano, for example, sabi, attorney, paano po ba kapag na-late ako sa trabaho? Pwede, tapos pag nalalate ako, pinag-overtime po ako para mapunuan lang yung oras. Kasi nakafix yung kanilang trabaho, 8 to 5. Nakapasok siya, 9 a.m. na. So pinag-overtime siya hanggang 6 p.m. Bawal po yun. Hindi po pwedeng i-offset. Kailangan, kaltasan mo na lang siya. Bawasan mo na lang siya ng isang oras sa kanyang daily rate. Tapos yung overtime pay ay ibigay pa rin. Kasi ano ang rasyonalin ng batas dito? Kasi yung overtime pay ay mayroong premium na 25%. Mas short change yung manggagawa kung i-offset ito. So next natin, so tapos na tayo sa overtime pay, no? Ang next na labor standard natin yung night shift differential. Ito yung mga para sa mga manggagawa na nagtatrabaho between 10 p.m. alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. So, sabi sa
labor code, kailangan itong bigyan ng additional na 10% kada oras. Alam nyo, dati yung mga night workers bawal eh sa labor code. Napalitan lang yan noong 2010 actually. Isinabay ito dahil sa pagbulusok ng call center industry dito sa ating bansa. Lalong-lalo na dati yung mga women, mga babae, hindi po pwede magtrabaho ng gabi yan. Pero dahil nga yung times are changing, yung kongreso natin nagpasa ng RA 10151 na kung saan ay pinapayagan ng magtrabaho yung mga night workers, lalong-lalo na yung mga kababaihan. Basta, number one, ano karapatan natin na bilang mga night workers, mga importante sa call center, may libreng health assessment dapat. Alam nyo, iba kasi ang epekto ng night shift o ng graveyard shift sa mga manggagawa. Eh. Sa iba epekto sa katawan ng tao yan. Kundi na hindi nyo na itatanong. No? Ako dati, nung law student ako, nag-call center ako. Eh. So alam ko na talagang yung pagbabago ng tulog at saka yung hindi ka naaarawan, medyo masama talaga yan sa katawan ng tao. Mga nakakapanghina. So sabi nung RA 10151, nung batas na nag-aallow sa night workers, dapat mayroong regular na health assessment yung mga nagtatrabaho sa gabi. So, pwede ka, kunwari, kung sinabi ng doktor na hindi nakakabuti sa kalusugan mo na panggabi ka, pwede kang kumuha ng medical certificate doon at pwede ka magpalipat. Pwede ka magpalipat ng schedule. So ibig sabihin na hindi ka pwedeng pilitin na mag-graveyard shift kapag ka meron kang medical certificate. Yung mga buntis, for example, hindi yan po pwede, sabi dun sa batas. Kung re-request ng buntis na siya ay tanggalin sa graveyard shift, ay dapat yan tanggalin ng employer. Dahil nga, makakasama dun sa baby yung graveyard shift. May karapatan din na humingi ng ang mga night workers kung papaano makaiwas sa problema ng pangkalusugan. Ibig sabihin nito, may regular check-up dapat yung mga night workers. May access, kung kaya ng kumpanya, may access ka dapat sa company doctor o company nurse. Dahil nga, nire-recognize ng batas na talagang delikado yung paggabi ka lagi na nagtatrabaho. Kailangan din yung mga kumpanya, merong pasilidad para sa first aid, merong mga lactation stations para sa mga bagong panganak na nagpapasusupan ng bata. Dapat din may hiwalay na CR para sa babae at lalaki. Dapat meron ding accessible doon na pagkain at tubig kapag gagabi ka. Ano, kumbaga may canteen na bukas dapat. At lalong-lalo na sa mga babaeng workers na panggabi, no? May transportasyon dapat na akma. At meron din lugar dapat na pagpapahingahan. Yung mga iba nga meron pang sleeping quarters, no? So pwede kang matulog doon kapag ka break mo. Note lang, yung transportasyon kapag ka sa mga night workers, no? Kung merong katumbas o meron nang nakalagay, for example, sa inyong CBA, collective bargaining agreement, o sa employment contract na ganyan dati before 2010, that is substantial compliance already. Kung ang simula o pagtapos ng trabaho, hindi naman 12 a.m. o 12 a.m. to 5 a.m. no? Hindi ka naman required magbigay ng transportation. Kasi itong mga oras na ito yung wala talaga masakyan eh. 12 a.m. to 5 a.m. Tapos kung ang trabaho mo ay malapit lang naman sa isang kunwari, tren o terminal ng bus o terminal ng taxi, hindi ka na kailangan bigyan ng libreng transportasyon. Ang sinasabi ng batas kasi dito, dahil nga yung mga oras ng 12 a.m. to 5 a.m. Delikado o minsan wala talaga masakyan, doon lang po pwedeng i-demand ng mga empleyado na bigyan ng libreng transportasyon pagpaggabi. Pero tingin ko sa NCR, hindi na to masyadong true. Hindi na totoo yan sa NCR dahil ngayon kahit anong oras meron ng Grab, may taxi na o angkas, di ba? So, puro trabaho na lang pinag-usapan natin, no? So, ang tanong naman sa labor standards, ano ang kailan dapat nagpapahinga ang
isang worker. Rest day, yan. Madalas hinihintay yan. Hinihintay ng lahat yan ng magagawa. Kung kailan pa magpapahinga. Ngayon, ang sabi ng batas, dapat daw sa isang linggo, meron kang 24 oras na hindi nagtatrabaho. Full 25 days na dire-diretso. So, yan ay pupwedeng linggo, pupwede rin namang ibang araw, depende sa inyo. Pero kapag kunwari ang iyong relihiyon ay nire-require kang magsimba o sumamba o saan mang ano, ng specific na araw, at ikaw hiniling mo kunwari iyan sa iyong employer, kunwari Sabado o Linggo ang gusto mong rest day, may kaso na yan, sabi ng Supreme Court, mangingibabaw yung freedom of religion kaysa dun sa management prerogative na kung anong araw ang rest day. Ibig sabihin, dapat pagbigyan mo yung manggagawa na mag-rest day sa pinili niyang araw dahil sa religious purposes. Pagka naman ikaw ay nagtrabaho sa rest day, kailangan kang bigyan ng additional 30%. Tandaan, hindi ka pa pwedeng pilitin na magtrabaho sa rest day mo. Ito ay voluntaryo lamang sa part ng employee. Kung naman ikaw ay pumayag, for example, naintindihan mo na kailangan ka magtrabaho sa rest day, kailangan kang bigyan ng additional 30% sa iyong arawan na sweldo para pumasok sa rest day. So sa pangkahalatan, hindi maaaring pagtrabahuhin ang manggagawa sa kanyang rest day kung hindi siya sang-ayon. Pero pwede kang pilitin, tulad kanina sa overtime, ang general rule, hindi ka pwedeng mag-overtime subject to exceptions. Ganun din sa rest day, may exceptions din, syempre. Kapag halos pareho lang ito, pag may crisis, lindol, sunog, baha, pandemya, o para pigilan yung panganib sa buhay o ari-arian ng publiko. O kaya kung may apurahang trabaho na hindi mo po pwedeng itigil yung makina, for example, normal ito sa mga factory, no? Yung may malalaking makina, na kapag kahit tinigil mo yung makina, medyo malaki yung cost sa employer. O dahil merong mga iba na yung pag-startup kasi nung mga makina na yon, medyo magastos. At saka minsan, papainitin mo muna, example. So dapat dire-diretso yung production. Sa mga ganong klaseng kumpanya, pwede mong pilitin mag pumasok sa rest day yung manggagawa dahil baka malugi yung kumpanya kapag itinigil yung trabaho. Kapag may hindi pang karaniwang presyon ng trabaho dahil sa natatanging pangyayari o di maaasang makagawa ng ibang paraan ang kumpanya. So mga ito, exceptional circumstances lang ito. Kapag for example, season ng to tulad ngayon magpapasko, no? Maraming order, hindi po pwedeng itigil, hindi kundi malulugo yung kumpanya o kaya magiging liable siya for damages sa kanyang kakontrata, pwede kang pilitin na magtrabaho sa iyong rest day. Number four, para iwasan yung malubhang pagkawala o masira o mabulok yung mga produkto, mga pagkain ulit, no? Tapos panglima, kapag ka ang kalikasan ng trabaho ay nangailangan walang tigil, halos pareho lang yan ang number two. At panghuli, kapag kailangan ng trabaho upang makapagsamantala sa trabaho nakabatay sa panahon. Nare, example nito sa mga nagtatrabaho sa mga plantasyon, no? Plantasyon ng saging. Yung mga workers dyan, kapag may impending, for example, na bagyo, alam na natin na may parating na bagyo, kailangan ng anihin, for example, yung mga saging. Kahit rest day mo, pwede kang pilitin na magtrabaho. Dahil nga, kailangan nyo samantalahin yung ano eh, habang may araw pa, habang hindi pa kayo inaabutan ng bagyo. Dahil kung hindi, malulugi yung kumpanya. Susunod naman, holiday pay. So ito, madalas inaabangan ito ng mga manggagawa. Dahil ibig sabihin po nito, double pay. No? Itong mga nasa kaliwa lamang, yung mga regular holidays na tinatawag, yan po yung mga double pay. At yung all other non-working holidays, 30% lang ang dagdag sa sweldo. Ano po ba yung mga regular holidays na yan? Bagong taon, January 1. Huwebes Santo, Biyernes Santo, yan pa bago-bago ng dates yan. Araw ng Kagitingan, April 9. Araw ng Paggawa, May 1 o Labor Day. Araw ng Kalayaan, June 12. Araw ng mga Bayani,
yung huling araw, huling linggo ng Agosto. Bonifacio Day. Ito, papalapit na yung Bonifacio Day sa November 30. Pasko, December 25. Rizal Day, December 30. At yung dalawang Muslim holidays natin, Eid al-Fitr o yung Ramadan, Feast of Ramadan, at saka yung Eid al-Adha, yung Feast of Sacrifice na tinatawag. Yan pa, bago-bago rin date yan kasi nakadepende yan sa mga sa buwan. Sa, since sa moon, nakadepende yan. Tandaan natin no, dito sa regular holidays, may bagong nilabas lang kahapon, yung Dole. Kung matatandaan natin, yung nung panahon ng COVID lockdown, pinayagan ni Dole through label advisories na ipagpaliban o i-defer muna yung payment of holiday pay dahil nga maraming nagsara, maraming malulugi na kumpanya kapag kadire-diretso. Kahapon, inorderan ng Dole lahat ng mga employers na ibigay lahat itong i-defer nito na holiday pay on or before December 31, 2020. So dagdag ito sa 30th month pay ng mga manggagawa, no? Ano ba yung mga na-defer? Simula dyan sa Huwebes Santo. Kasi yung itong 2020, yung Huwebes Santo at Araw ng Kagitingan, parehong April 9. Tapos April 10, Biyernes Santo, hanggang May 1, June 12, hanggang noong Bonifacio Day, yan, November 30, ay pinadefer niya ni Dole. So, sa mga employer o yung mga nasa managerial na nanonood sa atin, kailangan po yung ibigay on or before December 31, 2020. Kahapon lang yan na labor advisory. Ito naman mga nasa kanan, no? Pagka yung mga tinatawag natin non-working holidays, meron lang tatlo na nasa batas na taon-taon meron, no? Itong Araw ng Mga Patay, November 1, Ninoy Aquino Day, August 21, saka yung December 31 na last day of the year. So, traditionally, walang pasok. Pero kapag ka ikaw ay pumasok, dapat kang bigyan ng additional na 30% sa iyong arawan na sahod. Tatandaan natin, nung mga nagtatrabaho na nung panahon ni Gloria, no? Noong 2007, nagpasa yan ng batas, yung tinatawag na Holiday Economics, RA 9492. Ito yung, ibig sabihin lang naman ito, pwedeng i-move yung holidays, no? Kapag inutos ng presidente. For example, tumapat ng Sabado o Linggo yung holiday, pwede yung gawing Monday o Friday. O kaya nasa kalagitnaan, Wednesday o Thursday, for example, tumapat yung holiday, pwede niyang idikit sa Friday o Monday yung holiday para sa ganun ay humaba, magkaroon ng long weekend. Hinihintay natin lahat yan minsan. Minsan, at the start of the year nga, nakaplat na lahat ng long weekend eh. Bakit po? Ano ang ibig sabihin nito? Bakit ginawang ganyan yung holiday economics? Kasi nga, pagka long weekend, it fosters tourism. Maraming nagbabakasyon kapag ka long weekend. So, additional economic activity po ito. So, yun ang, sumula 2007, yan ay naging polisiya na ng gobyerno. Although dapat, merong executive order na iminumove yung holiday na ito para siya ma-move. So magkano ang holiday pay? Sabi nga natin kanina, kapag ka regular holiday, doble ang sweldo. Kapag ka non-working holiday, plus 30% kapag ka ikaw ay pumasok dun sa non-working holiday. Tandaan natin, no, itong sa regular holiday, kahit hindi ka pumasok, kailangan kang bayaran ng 100%. Pag pumasok ka, sa regular holiday, double pay. Pero kapag ka, ikaw naman, for example, nari, May 1, pero noong April 30, hindi ka pumasok. Tapos May 1, hindi ka rin pumasok. Hindi ka entitled sa holiday pay. Sabi ng batas, the day preceding the holiday, ay dapat pumasok yung manggagawa o dapat siya ay nakaleave. So, lagi natin natandaan, kapag ka hindi ka papasok ng holiday, dapat yung day before nun, pumasok ka. Kasi kung hindi, hindi ka entitled sa 100% na salary sa holiday. Bakit yung ginawa ng batas? Kasi nga, baka mamaya, pag alam ng mga manggagawa,
walang pasok kapag holiday, may sweldo pa rin sila, pakahabaan daw yung bakasyon. Pag bakasyon grande yung manggagawa, kaya sabi ng batas, para maging entitled sa holiday pay, kailangan pumasok ka nung the day before the holiday. So ito, yan yung sinasabi ko kanina. Tandaan na lagi, dapat pumasok ka o kaya may leave of absence ka before the holiday bago ka pumasok, bago ka maging entitled sa holiday pay. So reviewin natin, no? Ito muna. Yung service incentive pay nasa taas. Sabi ko nga kanina, sa labor code o sa labor standards, walang nakalagay na holiday pay o vacation leave pay o kaya ay sick leave pay. Wala po yan. Kahit pagbalibalag ka rin natin ng labor code, wala yan. Ang nakalagay lang na leave sa labor code ay yung service incentive leave pay na tinatawag. Yan po ay nagiging entitled ang isang manggagawa kapag ka ikaw ay at least isang taon ka na sa trabaho. So yung second year mo, po pwede ka nang mag-avail ng SILP na tinatawag. Magkano po ito? Ilang araw ito? Ito ay 5 araw kada taon. Kapag ka hindi mo ginamit yung itong SILP mo na ito, Service Incentive Leave Pay, by the end of the year, pwede mo yung i-monetize yung 5 araw na yan. O kaya kunwari pag magre-resign ka na, o kaya ikaw ay magre-retire, kasama yan sa computation ng iyong retirement pay o separation pay, yung Service Incentive Leave Pay. Ngayon, bakit yung mga ibang kumpanya may vacation leave o kaya sick leave? Either po yan, number one, kapag yan ay company practice na binibigay na dati, yan po ay hindi na po pwedeng i-atras o tanggalin kapag ibinibigay na dati yung vacation leave and sick leave. Pangalawa, yung mga ibang kumpanya mayroong labor union at napanalunan nila sa kanilang collective bargaining agreement o CBA na magkaroon sila ng additional vacation leave at additional sick leave. So on top yan nung kanilang service incentive leave. So yon. So kaya nga beneficiary o mas positive sa manggagawa yung may mga labor unions dahil kaya nila makipag-negotiate ng mas maraming benepisyo sa kanilang mga employers. So reviewin natin lahat ng mga napag-usapan na natin, no, na labor standards. Number one, every day ang hours of work natin ay 8 hours lang kada araw. Kapag ka merong holiday, regular holiday, yung kaninang 12 na sinabi ko, ay double pay. Kapag ka naman special non-working holiday, may additional 30% kapag ka ikaw ay pumasok. Kapag ka naman rest day mo, tapos holiday na regular din, tapos ikaw ay pumasok, sabay dapat yung may double pay ka na plus 30% nung double pay. Kung sa mga mahilig sa mat dyan, 260% po yan nung iyong regular rate. Kapag ka rest day mo naman plus special day, 50%. Pag sagsabay, special non-working day, for example, November 1, kanina, special non-working holiday, tapos rest day mo rin yun, 50% kapag ka ikaw ay pumasok, plus 50% ng iyong sahod. Yung night shift differential, plus 10% pag 10 p.m. to 6 a.m. nagtrabaho. Overtime pay, kapag regular na araw, 25%. Kapag holiday o rest day mo, 30%. So malinaw, no? Yan yung pinaka-overview ng lahat ng kaninang pinag-usapan na natin. Ito, compute tayo ng konti, no? Overtime pay. Please bear with me, no? Medyo math ito. Pareho-pareho tayong hindi medyo magaling sa math, no? For example, 200 pesos kada araw. Although ito ay below minimum wage to, 200 pesos. Pero yun ang gamitin natin example para madali kumpitin. Kung 200 pesos ang arawan mo, yung 8 oras ng trabaho mo, tapos for example, nag-overtime ka ng 4 na oras. So paano ko kumpitin? Una, i-divide mo muna yung daily rate mo. 200 pesos, i-divide mo ng 8 oras. So ibig sabihin, kapag ka 200 ang sweldo mo, 25 pesos yung kada oras mo ng trabaho. Ngayon, yung 25 pesos na yun, yun ang i-multiply mo. Kuhanin mo yung 25% ng 25 pesos. Magkano yun?
6 pesos and 25 centavos. No. So ngayon, ibig sabihin, kada overtime mo, i-add mo ngayon yung sa 25 pesos, yung 6 pesos 25 centavos. Lalabas yan, 31 pesos and 25 centavos yung bayad sa'yo bawat overtime na oras, kada oras ng overtime. Eh, apat na oras ka nag-overtime doon sa araw na yun. So, ibig sabihin, yung 31.25 multiply mo by 4 hours. Ang resulta niyan, additional 125 pesos. At dahil 200 pesos ang iyong arawan, ang susweldohin mo dapat sa araw na yon, 12 oras ka nagtrabaho, ay 325 pesos. So, nakasunod ba lahat? Malinaw ba? Ito, medyo komplikahin natin na konti. Kunwari, nagsabay yung holiday mo, holiday at saka rest day. Sabihin nito, non-working holiday, hindi yung regular holiday. Same pa rin, 200 pesos ang iyong arawang sweldo. Tapos nag-overtime ka daw ng 5 oras dun sa rest day mo na yun. Magkano ang iyong sweldohin? Una mo munang gawin yung holiday muna. So additional 30%, no? So 200 pesos times 30% is 60 pesos. So ibig sabihin, yung buong araw mo yon, napumasok ka, 260 dapat ang iyong 8 oras na tinrabaho. Yung 8 oras mo na yun, i-divide mo para makuha mo yung per oras mo, divided by 8. Yung 260 ay magiging 32 pesos and 50 centavos kada oras na rate mo noong holiday na yun. So yung 32.50, i-multiply mo ulit yun sa 30%. Kasi nga, overtime ka sa holiday, non-working holiday. Ibig sabihin, bali 9 pesos and 75 centavos yung idadagdag mo sa arawan, sa orasang salary, na magiging total ay 42 pesos and 25 centavos. So ibig sabihin, ito yung overtime rate mo nung araw na yon. Kung 5 oras ka nag-overtime, sabihin may dagdag ka dapat na 211.25. I-add mo yan sa 260 pesos, yun ang iyong susweldohin sa araw na yun. So, ibig sabihin, 471.25 centavos. Nakasunod ba lahat? Medyo komplikado kasi kapag pagkasunod-sunod na. Palagi tatandaan, unahin mo munang hanapin yung unang 8 oras. Kapag na-compute mo na yung unang 8 oras mo na trabaho, tsaka mo siya i-divide by 8 para makuha mo yung hourly rate. Yung hourly rate, doon mo i-multiply yung overtime pay at saka night shift differential. So sana nakasunod lahat, no? So next natin, service charges. Ito, kadalasan sa mga hotel, restaurant, at saka mga ibang establishments na merong hospitality service, no? Yung service charge kasi dati, 85% napupunta sa mga gawa, 15% napupunta yan sa employer. Sa employer kasi, para daw masagot yung mga nababasag na baso, nawawalang plato, nawawalang kutsara, tinutor, etc. Pero may bagong batas, yung 2019 lamang, Republic Act 11360, na lahat dapat ng service charge ay mapunta sa mga gawa. Yung mga tip yan sa restaurant, mag-iwan ka ng tip o may service charge, pinupull dapat lahat yan at lahat hati-hati dapat yung mga manggagawa. Wala nang share ang employer dyan. Sa sahod naman, karapatan ng manggagawa na makatanggap ng makatarungang sahod o ng sahod na sapat para mamuhay ng disente. Nasa kasi natin po ito, nasa constitution natin. Nakalagay doon, lahat daw ng Pilipinong manggagawa ay entitled sa living wage. Yung living wage ay yung wage na kailangan, yung sweldo na kailangan para mamuhay ng disente. Ibig sabihin, sa kasamaang palad, wala yung tawag na implementing law. Meron lang tayo yung minimum wage na tinatawag. Na kung saan, dahil sa RA 67, number nga nun, yung Wage Rationalization Act of 1989,
tinatalaga ng mga regional tripartite wages and productivity board yung minimum wage kada region. So, ang minimum wage po sa buong bansa, iba-iba per region. Tulad, for example, sa NCR, sa ngayon, ang ating minimum wage ay 537 pesos sa unang 8 oras ng trabaho. Kung ikukumpara natin yan sa ARMM, for example, sa Mindanao, ang minimum wage ay 265 pesos lang. So, napakalayo. No? Kahit 8 oras din ng trabaho, kahit pareho lang ginagawa. For example, the construction worker sa Marawi na binubuo ngayon, tsaka yung construction worker dyan sa Pasay, so yata yung call center dyan, pareho lang naman silang nagpupukpok ng martilyo, no? Pareho lang silang naghahalo ng semento, pero napakalayo nung pagkakaiba ng kanilang arawang sweldo. Ang sabi ng batas kasi, mas mura daw yung mga bilihin daw sa probinsya. Although, siguro, hindi na ganun katotoo ngayon yun, no? Dahil 1989 nga itong batas na ito. Kasi ako, isa sa mga advocacy ako, kailangan magpantay-pantay yung mga pasahod sa buong bansa. Equal pay for equal work. Kasi nga, pareho lang naman yung trabaho, dapat pareho rin ang sweldo. Di ba? Makatarungan lang, logical lang naman yun. Anong mga exceptions sa minimum wage, no? So, regional na nga ang wages, may mga exceptions pa sinasabi ng batas. Nung una, yung mga learners at saka apprentice. No? Tandaan natin itong mga learners o apprentice na ito ay dapat nakarehistro sa DOLE. Kapag ka hindi ka nagrehistro sa DOLE ng learners o apprentice, hindi mo siya pwedeng paswelduhin ng mas mababa sa minimum wage. Pero pag ikaw ay nakarehistro, 75% ng minimum wage sa lugar, kung pwede mo lang, pwede mo siyang paswelduhin. Bakit daw? Kasi nga, tuturuan mo pa yun eh. Normally ito sa mga vocational jobs, no? Sa mga mekaniko, sa mga technical vocational jobs na kailangan mo ng training muna bago maging empleyado. So, pinapayagan yun ng batas na magkaroon ka ng learner o apprentice. Yung mga kasambahay, no? Hindi yan kasama sa regional wages o mga empleyadong nasa servisyong pampersonal tulad ng mga driver. Although meron na ngayong kasambahay law na tinatawag na nagsiset ng minimum wage ng mga kasambahay, I think nasa 4,000 pesos ngayon monthly. At kailangan meron silang benefits, SSS, pag-ibig, PhilHealth, at merong isang rest day sila rin. Karapatan nila na may rest day ngayon. Yung mga empleyadong nagtatrabaho sa mga kumpanya na nilagay o kaya na declare as distressed o yung mga malapit ng magsara, kung pwede silang manghingi sa DOLE ng exemption sa minimum wage law. So ako ay assume marami ngayon mag-apply dyan dahil sa COVID pandemic. Yung mga ano rin, mga nakarehistro sa Barangay Microbusiness Law, no, RA 9178, pwede silang magpa-exempt sa minimum wage. Yan po ay ina-apply sa City Hall o sa Municipal Hall. Ang requirement niyan, dapat not more than 10 employees ang inyong ini-employ, at meron lang silang mga specific industries na pinapayagan na bigyan ng Barangay Microbusiness Enterprise Certificate. Kung wala ka ng certificate na yun, kahit below 10 pa yung iyong empleyado, kailangan mo silang bigyan ng minimum wage. Tapos, pinakauli, yung mga nag-OJT. Yung mga nag-OJT na nakarehistro sa DOLE o minsan sa TESDA, pwede kang kumuha ng OJT pero dapat meron din yan 75% din ng minimum wage dapat na binibigay yung mga nasa OJT o practicum. Ah, ito, malapit na ito mabigay, 13-month pay. 13-month pay, maraming nagtatanong sa page ko rin, no, sa Facebook page ko. Attorney, meron bang kaming 13-month pay at naka-floating kami simula March? Meron po. Ang sagot dyan, meron pa rin 13-month pay kahit na naka-floating kayo. Bakit? Kasi sabi sa 13-month pay law, yung iyong tinrabaho ng buong taon
yung sinweldo mo, basic wage mo, yung basic pay buong taon, i-add mo lang daw lahat yon at i-divide mo by 12. Yun daw ang iyong 13-month pay. Eh yung mga na-floating nung March, meron naman silang sinweldo ng January, February, tsaka kalahati ng March, tapos kung nagdiretso na ngayon November o December yung trabaho, i-add mo lang lahat yon at i-divide mo by 12. Yun ang dapat 13-month pay mo. Pero syempre, maliit nga lang talaga. Lumiit siya dahil nga hindi ka nagtrabaho nung March hanggang September o October. Pero meron pa rin kahit pa paano. Dagdag mo dito yung mga holiday pay na sinabi ko kanina na kahapon lamang sinabi ng Dole na kailangan ibayad. Medyo pwede na rin, malaki-laki na rin para tuloy yung Pasko ng ating mga kababayan, mga kamanggagawa. Tandaan natin itong 13th month pay ay kailangan ibigay on or before December 24 ng kada taon. So hindi po, so bisperas ng Pasko kailangan yan na ibigay na. Pero may mga ibang employer naman nagbibigay advance. Itong November nga may mga iba nang nagbigay ng 13th month pay. Ngayong katapusan ng November, baka mamaya ibigay na yan. Pero yung kaninang sinasabi kong holiday pay na deferred holiday pay, December 31 naman yung kanyang deadline. So bago matapos yung December, sana maraming manggagawa ang maka-enjoy na itong mga additional benefits ng holiday pay at saka 13th month pay. So mga ibang alituntunin upon sa pagbabayad ng sahod, may mga ibang rules kasi nakalagay sa labor code kung papaano dapat yung pagbabayad ng mga sweldo ng manggagawa. Una-una, dapat daw legal tender lamang. Okay, sabihin, peso. Peso dapat ang ibigay. Hindi ka po pwedeng pasweldohin ng piliting sumweldo ng dollar. Kumbaga. Although kahit na yan ay pwede mo naman voluntaryong tanggapin. Pero kung ayaw mo ng dollar, hindi po pwedeng kapilitin ng iyong employer. Ayun ang iyong sweldo. No? So, kailan lang exceptions. Sabi ng labor code, pwede daw cheque ang ibayad sa'yo kung unang-una, yan ay pinapahintulutan ng employee, ng manggagawa. Kung pumapayag ka naman na cheque ang iyong ibayad sa'yo, okay lang. Tapos, dapat mayroong bangko. Kung ano yung bangko na yon ng iyong ng cheque, dapat mayroong within 1 kilometer dun sa iyong kumpanya. Tapos dapat hindi nakikinabang yung iyong kumpanya dun sa pag-issue mo ng niya ng cheque para dun sa iyong mga sweldo. At dapat bibigyan ka ng panahon ng iyong kumpanya o ng employer na sa oras ng trabaho na i-encash yung cheque na yun. Eh bakit nga naman, kunwari 8 to 5 ang iyong trabaho. Tapos cheque sa ibabayad sa'yo. Monday to Friday, may trabaho ka. Anong kailan mo i-encash ka naman yun, di ba? So kailangan, bigyan ka ng oras sa isang buwan na mag-i-encash ka ng cheque. So yung kailan, saan din dapat daw binibigay ang sweldo? Ito ay dapat ibigay sa lugar ng trabaho o dun nga siya sabi ko kanina, sa bangkong malapit. Yung within 1 kilometer, 1 kilometer from the place of work. Sino ang dapat tumanggap ng sweldo? Dapat bayaran ito sa mismong empleyado. Exceptions dito, for example, may sakit yung manggagawa o kaya namatay yung manggagawa tapos yung last sweldo niya, pwede yung kanyang asawa o yung kanyang, kung sino yung heir niya, kung sino yung kanyang bibigyan ng letter of authority kung buhay pa, for example. Pwede naman yon na gawin. Mga iba, nagre-require ng special power of attorney. So, pinapagawa po yun sa notaryo, sa abogado, para patunayan na siya ang entitled mag-receive ng sweldo ng manggagawa. Kailan? Ito, marami nagtatanong rin ito. Kailan dapat bayaran ang sweldo? Dahil marami na di-delay. Sabi sa labor code, dapat hindi lumagpas pagitan 16 days lang. Hindi lalagpas ng 16 na araw yung pagitan nung kinsenas. No? Anong ngayon, anong mangyayari kapag ka-delay? Pwede kang kasuhan sa Dole o NLRC ng empleyado ng non-payment at saka delay sa payment ng salaries.
ano naman ang mga ipinagbabawal sa pagbibigay ng sweldo? Unang-una, yung pagpilit sa mga gawa sa paraan ng paggamit ng ganyang sahod. For example, kung papaano gagastusin ng empleyado yung kanyang sahod, nakikialam yung employer, aba hindi pwede yun. Pagka yan, pinasahod na, ang may full control na nung kanya kung saan niya gagastusin ay yung manggagawa. Kasi may mga iba, for example, sa manufacturing companies, ay yung sweldo, kakatasan na agad, papalitan ng produkto. Bawal po yan. Kung magkano yung buong sahod, dapat ibigay cash, legal tender, doon sa manggagawa. Bawal din kaltasan yung mga sweldo ng manggagawa. Except, ang exception lang dyan, yung mga pinapayagan ng batas, yung SSS, PhilHealth, Pag-ibig, tsaka taxes. Pangalawa, kapag ka mayroong union, tapos pumirma yung manggagawa sa check-off o yung pagbayad ng union dues. Pangatlo, kapag ka mayroong kautusan yung korte na kailangan magbayad ng empleyado sa kanyang employer, pwede yung ikaltas sa kanyang sweldo. Mga insurance at tapos na pinirmahan ng empleyado na siya ay pumapayag magpakaltas dahil sa insurance. So, pangatlo, bawal din sa mga nagpapasweldo dyan, bawal yung pagpilit sa mga gagawa na magbigay ng deposito upang managot sa posibleng pagkawala o pagkasira ng kagamitan ng employer. Ito po yung tatawag yung mga deposit. Madalas ito sa mga taxi, sa mga bus driver, no? Sa ano pa ba? Basta yung mga security guard, yan, nanghingi ng mga security deposit, yung mga security agencies. Bawal po yan kapag ka walang pirma ng manggagawa. Hindi ka po pwede magpataw ng deposit o cash ban ng hindi pumapayag o hindi nakapirma na pumapayag magkaltas yung manggagawa doon sa mga cash ban na yun tsaka security deposit. So, ano yan, maraming gumagawa niya, maraming lumalabag rin yung batas na yan. Bawal din yung pagkaltas ng sahod ng manggagawa bilang kondisyon sa pananatili sa trabaho. Mga band din yan. Ito naman, minsan sa mga call centers, meron din mga ganyan. Tataas pa nga yung mga band na yan, mga 100,000. Hindi po pwedeng yan. Bawal yan ikaltas sa sweldo ng manggagawa. So, ito, mayroon tayong special segment para sa mga babaeng manggagawa dahil maraming ang additional na mga karapatan yung ating mga women o female workers. Kasi kapag ka mayroong o maraming babae doon sa isang kumpanya, dapat magkaroon ng mga ibang facilities kasi mayroon tayong tinatawag na Magna Carta for Women Workers. So, kapag ka may mga kababaihan, dapat may angkop na mga upuan na ipaprovide yung kumpanya. Dapat din hiwalay yung banyo ng lalaki at babae, pati yung kung merong silid bihisan. Kailangan merong exclusive para sa mga babae. Para din sa may mga anak, kailangan din merong nursery yung kumpanya na nag-i-employ ng mga babaeng workers. At kailangan meron yung lactation station so kung saan pwede magpasuso yung mga nanay. Kasi minsan, dinadala ng mga ibang manggagawang babae yung kanilang mga anak doon sa lugar ng trabaho. So, kailangan merong lugar kung saan pwede sila magpa-dede. Pangalawa, maternity leave benefits. Ito, may bagong patas po tayo dyan, yung expanded maternity leave law. Mga last year lang rin yan na naipasa. Kasi dati, 60 to 78 days lang yung maternity leave. Pero ngayon po, 105 days na. Kahit keso cesarean o normal delivery, 105 days. Ngayon, kung solo parent ka pa, walang tatay, o kaya hindi kayo magkasama ng tatay ng anak mo, dadagdagan pa yan ng batas ng additional 15 days na maternity leave. So, total na 120 days. Mga apat na buwan yan. Kapag ka naman na
nakunan ka, for example, pwede ka entitled rin sa maternity leave na 60 days lang. Tandaan po natin itong maternity leave kasi itong 105 tsaka 60 days na ito, may bayad ito. Pero pwede mo siyang extend ng additional 30 days nung walang bayad. Hindi ka babayaran ng employer mo. Nasa iyong discretion mo yan. Kung gusto mong gawing 5 buwan yung iyong maternity leave. Pero yung last month mo, wala nga lang bayad. Ano requirement ng batas para magkaroon ka ng maternity leave pay? Sabi sa SSS law, no, dapat kung manganganak ka bukas, for example, dapat yung 12 months na contributions mo, ngayon ay November 26, 2020. So yung mula November 26, 2019, dapat nakakumpleto ka daw ng tatlong contributions sa SSS. So kahit may butas yan, basta nakatatlo kang contribution simula no November 26, 2019, ikaw ay entitled sa maternity leave. Magkano po iyan? Buong sweldo mo doon sa 105 o 120 days. Buong sweldo yan. Ia-advance yan, 30 days. Within 30 days mo in-apply yan kasi bago ka manganak, kunwari mga 2 months o 3 months bago ka manganak, in-apply mo na. Pagka-apply mo, within 30 days, dapat i-advance na yung buo ni employer. Kasi yan ay babayaran naman sa kanya ni SSS. So, isa pang magandang bagong inovasyon dito sa bagong expanded maternity leave law, yung pwede mong bigyan ng 7 araw na leave yung iyong tatay, yung tatay nung anak mo. Kung gusto mo siyang makasama ng mas matagal, ibabawas sa iyong 105. Pwedeng 97 days na lang, 98 days yung iyong maternity leave, ibibigay mo doon sa tatay ng anak mo. Yung additional 7 days. Kasi under sa batas, meron lang siya 7 days paternity leave. So pag dinagdagan mo ng additional 7 yun, 14 days na yung kanyang leave. So dati rin, sa lumang maternity leave, hanggang 4 na anak lang ang pwede kang mag-maternity leave. Pero ngayon, only. Kahit ilang anak na, pwede kang, basta huwag lang mag-overlap yung mga maternity leave at saka yung miscarriage na 60 days. Yun lang ang kanyang requirement. Pero kahit ilang anak, pwede ka nang mag-apply ng maternity leave benefits. Ito pa, isa pang klaseng leave ng mga kababaihan, yung gynecological leave. No? Sino mang babae na nakapagtrabaho na ng higit 6 months sa employer sa nakaraang 12 months, ay may karapatan ng 2 months, 2 buwan na leave kapag ka siya ay kakatapos lang magpa-opera dahil sa gynecological disorder. Ano ito? Kung gynecological disorder, ito yung may mga kinalaman sa reproductive health ng babae. So, parang mga ovarian cysts, mga ganyan yan, sa matres, etc. Kapag ka siya ay nagpa-opera dahil doon, pwede siyang mabigyan ng 2 buwan na leave. So 60 days yan na leave. Sa mga babae lang yan. Yung sa family planning law, meron po kasing family planning law, pero specifically sa mga babae, ang lahat ng employer ay inaatasan ng batas na magtayo dapat ng mga clinics sa loob ng kumpanya, opisina o factory na kailangan rin magbigay ng libreng serbisyo ukol sa pagpaplano ng pamilya. Mandated yan sa lahat ng mga kumpanya dahil nga mayroong family planning law. Anti-discrimination laws naman. Yan. Hindi pwedeng mag-discriminate ang mga employers ng dahil sa kasarian. Tandaan, hindi pa ito yung SOGI bill. Merong nakafile ngayon sa Senado yung SOGI bill na anti-discrimination sa LGBT. Ito sa mga babae lang muna ang batas natin ngayon. Hindi po pwedeng i-discrimina sa ang mga babaeng workers dahil sa kanilang kasarian, dahil babae sila. Hindi po pwedeng babaan yung sweldo nila dahil na kumpara doon sa mga lalaking workers.
hindi po pwedeng kapag may pagpipilian ay babae at lalaki dahil babae, hindi na siya yung pipiliin. Discrimination yun. Hindi rin po pwede yung pagbuntis ka sa kasisisantehin bigla dahil na ayaw magbigay ng maternity leave ng employer. That is discrimination. So, may criminal aspect po ito, itong discrimination na ito. Ibig sabihin, kapag ka ikaw ay napatunayan nag-discriminate ng mga babaeng workers, pwede kang makulong. Dahil yan doon sa Magna Carta for Women o RA 9710. Yung mga biktima ng karasan, o yung mga tatawag na battered women. No? Meron tayong battered women leave and RA na nakalagay yan sa Republic Act 9262, yung Violence Against Women and Children Act. Na kapag ka napatunayan na ikaw ay merong battered woman syndrome, yan po ay isang medical condition, no? Na kung saan yung nag-produce ng trauma yung pag mamalupit sa iyo ng iyong asawa, pwede kang bigyan ng 10 araw na leave ng trabaho. Kailangan kang bigyan. Pero yan, dapat meron kang medical certificate dyan na ikaw ay nagsasuffer sa battered woman syndrome para bigyan ka ng leave na ito. So, ayun po. Sana na-cover ko lahat yung mga katanungan sa isipan ninyo. Muli po, ipopromote ko lang itong aking page, no? Itanong mo kay Attorney General Batas ng Manggagawa sa Facebook po at saka sa YouTube. Meron po akong kung saan sinusubukan natin sagutin yung mga katanungan ng mga manggagawa. Nag-aano rin ako dyan ng mga videos kung saan live akong nakikipag-usap sa mga pwede mag-comment yung mga viewers at sinasagot ko live yung mga sagot, yung mga tanong ng mga manggagawa. So, baka pwede pong i-like o i-share ang ating page para po kawang gawa. Sabi ko nga, isa sa mga advocacy ako talaga yung pagbibigay kaalaman sa manggagawa dahil naniniwala ako na karamihan ng mga exploitation sa workers ay born out of ignorance. So, tulungan niyo po ako sa aking advocacy. Maraming salamat sa NOSHCCOP sa pagbibigay sa akin ng chance na makapagbigay kaalaman sa ating mga viewers ngayon. Muli, maraming salamat po. Doc Neil, maraming salamat po. Okay, thank you very much, Attorney. Meron po silang mga katanungan, Attorney. Okay lang ba yung panahon para sa pagtatanong? Opo, opo. Okay. Sige. Yung una, Attorney, no? Galing kay Sir Judge Jude Gario Dalunoy. May 13-month pay ba na ma-receive ang isang nagserbisyo sa kumpanya? Pero may contract kayo na no employer-employee relationship. Ang 13-month pay law po, pwede lang pilitin kapag ka ikaw ay empleyado. Ito lang po ay para sa mga empleyado, dapat merong employer-employee relationship. Ngayon, sino ba ang nagtatakda kung merong employer-employee relationship? Yung kontrata ba? Hindi po. Yan po ay by law. Ngayon, ano ang requirements ng batas na para ikaw ay maging merong magkaroon ng employer-employee relationship? Ang pinaka-importante niya na tandaan, control. Kung merong control ang employer mo doon sa manner of work, kung ano ang gagawin mong trabaho at kung papaano mo gagawin yung trabaho mo, ikaw po ay isang empleyado. Kahit na nakalagay pa sa kontrata na walang employer-employee relationship. So, kailangan i-determine nyo muna by law kung ano ang inyong relationship para ma-determine mo rin kung ikaw ay entitled sa 13-month pay. Pero kung ikaw ay hindi empleyado, kumbaga ikaw ay independent contractor o agent, wala pong 13-month pay. Depende na lang yun sa generosity ng employer siguro. Kung yung kumpanya na ano, nire-represent mo ay generous, baka naman pwede kang bigyan. Pero hindi mo pwedeng pilitin na bigyan kang 13-month pay kung ikaw ay hindi empleyado. Yan po. Okay, thank you very much, Attorney. For other question, Attorney, clarify ko lang po, pag ang meal break po ay 30 minutes lang, compensable po ito. Tama? Hindi po. Ang threshold po ay 20 minutes. No?
kapag ka tumaas ng 20 minutes, hindi po yan compensable. Not compensable. Hindi siya kasama sa hours of work. Kapag ka below 20 minutes, doon siya magiging part ng hours of work and therefore compensable time. Okay, thank you. From Ms. Alisa Navalta, can company drivers utility be considered as night workers when they are assigned by employers to work some nights? Ang kailangan natin matandaan para ma-consider na night workers, may regularity dapat yung pagtatrabaho niya ng gabi. Iba kasi ang usapin na kung categorize siya as night workers at saka yung entitlement niya sa night shift differential pay. So kahit hindi ka night worker pero nagtrabaho ka ng 10 p.m. to 6 a.m., ikaw ay entitled sa 10% night shift differential pay. Pero yung categorization ng night workers, na merong night workers doon sa kumpanya, dapat meron niyang regularity. Ibig sabihin, hindi lang yan isang beses lang na pinagtrabaho ng gabi o paminsan-minsan lang. Pero yung nature ng kanyang trabaho would require him to regularly report for work in the graveyard. Kasi merong mga additional na re-require ang batas kapag ka meron ka night workers eh. Diba? May additional transportation, may sleeping quarters, etc. Iba po yon. Ngayon, kung yung mga driver, no, tsaka utility, hindi naman sila regular na gabi-gabi, then there's no need. Sabi ko nga kanina, na in-explain ko yan, 2010 lang yan naging batas. This was a response of the government and the Congress because of the proliferation ng mga call centers dito sa ating bansa. So yun, dahil nga yung may regularity yung call center workers na gabi ang kanilang trabaho, dahil yung kanilang mga kausap sa ibang bansa, eh pag gabi dito, doon umaga. So doon yun ang kinocontemplate ng batas. Hindi yung mga biglaan lang o yung mga hindi naman regular na panggabi ang trabaho. Okay, thank you very much, Attorney. We have a question, no, from the Facebook. No, is it fine to ask during interview session if a female applicant is pregnant? Ah, yes. Okay lang naman ang ano. Ang female applicant nga, sabi ko nga kanina, may anti-discrimination against women tayo. Hindi mo po pwedeng hindi piliin o hindi tanggapin sa trabaho yung isang buntis dahil lang sa buntis niya. Ngayon, this is very tricky, no? Siyempre, hindi naman malalaman. Mahirap patunayan para sa isang buntis na dahil kaya siya hindi tinanggap o kaya siya na-discriminate ay dahil buntis siya. Yeah. Pero ang sinasabi lang ng batas, kapag ka napatunayan niya, doon ka magiging subject to liability, even criminal liability dahil sa iyong pag-discriminate. Hindi dapat yun kasama dun sa checklist mo kung bakit dapat mo siyang tanggapin o hindi. So, yun lang po ang ano. Okay, thank you, Attorney. Meron tayong question from the school. Ito yung tanong ni Attorney, no? Ask ko lang sa aking sitwasyon na nag-work sa school. Tapos, pinagtrabaho sa Linggo. Ako po'y isang school nurse. Pwede ba akong makahingi ng 30% sa sweldo ko? It depends po kung ano, no? Sabi ko nga kanina, kung rest day mo yon, yes, entitled ka sa 30% pag nagtrabaho ka sa rest day mo. Now, yung rest day, it doesn't matter kung anong araw yan. Sunday pa yan, Monday, Tuesday. As long as during the 7-day cycle ng Linggo, meron kang full 25 hours of work, rest day. Ngayon, kung dinetermine na beforehand yung rest day mo na Sunday at pinagtrabaho ka doon, you are entitled to 30% additional doon sa tinrabaho mo sa iyong rest day. Nawalan ng audio? Hello, hello? Ayan, thank you very much, Attorney. No? Ayan, check ko lang yung iba kasi the same question. Paano kung ang kumpanya ang ayaw siya papasukin? Pino-force leave siya kasi may holiday. Mainit na ano yan. Nakusapin ngayon yung force leave na yan, no? Dahil sa COVID.
Ayon sa Article 301 ng Labor Code, pwede lang mag-temporarily suspend ang mga kumpanya o yung tinatawag na mag-floating status yung mga kumpanya. Maximum yan ng 6 na buwan. 6 months maximum na mag-stop operation o maglagay sa isang floating status ng empleyado. Pag lumagpas sa 6 months, ang sinasabi ng batas, either pabalikin sa trabaho yung empleyado o bigyan ng separation pay. Magkano separation pay na ibibigay? Kalahating buwan kada taon ng serbisyo. Ngayon, merong, I understand that the DOLE issued a labor advisory mga last month ata yun, na parang ini-extend itong floating status na ito na 6 months for another 6 months daw. Pero mapapansin natin doon, nakalagay doon dapat pumayag yung empleyado o yung labor union. Pag hindi pumayag, dapat yung 6 months pa rin na original ang masusunod. So yun yun, depende sa iyo kung papayag kang ma-floating ng 6 months additional o hindi. Pero kapag ka lumagpas sa 6 months, pwede ka nang mag-demand na pabalikin ka sa trabaho o mag-demand ng separation pay. Kung ayaw, pwede mong kasuhan sa National Labor Relations Commission, yung iyong employer, para doon na lang mag-usap sa NLRC. Ayun po. Okay. I think ito, attorney, itong next question from the employer. How about employers who have released salary on SEQ time? Even though they weren't able to work due to quarantine, do we still have to release the deferred holidays SEQ time? Yung mga employers na generous enough no to give salaries even during the pandemic kahit hindi nagtrabaho, yan po ay prerogative ninyo siyempre yon na magbigay ng salaries no. Pero kapag ka yung holiday pay kasi ay ibang-iba doon sa salaries no. It is an additional benefit mandated by law, which kapag ka, kailangan mo maipakita sa iyong mga books na doon sa salaries na ibinigay mo during ECQ kasama yung holiday pay. Now, if doon sa record mo ay walang holiday pay, you're still mandated to pay the deferred holiday pay before the year ends. Okay. Yan po. So, from Facebook, attorney, paano po yung employer po gusto na magpapasok sa office at iniwasan na yung work from home? Kasi nagiging tamad na daw po yung employee. Pag hindi daw po kami pumapasok sa office at magpupumilit na. This is management prerogative, no? Yung work from home naman is a management prerogative and an option given to employers dahil nga sa peculiarity of the COVID pandemic. Now, if the employer deems it proper na itawag na sa trabaho, hindi sa opisina na talaga yung mga empleyado, then that's their call. Management prerogative yan. Ang nire-require lang ng batas is for the employer to follow the COVID-19 protocols. No? Ibig sabihin, magpa-free testing sa mga empleyado. Kapag ka merong nag-positive, kailangan may isolation, kailangan may contact tracing, kailangan merong free masks, saka may social distancing dapat doon sa kumpanya. So, doon na yung, pero ang kung yan ay work from home o hindi, sagot si employer ang merong ano dyan. May call. Ayun. Okay. Ito, attorney. Can we charge employee who have been involved in an incident which has led to property damage? Ganito po yan. No? Ito, madalas yan sa mga drivers din. No? Nakaka-aksidente, for example. Without the authorization from the employer cannot deduct from the wages of the employee. What it can do, kasi kapag ka damages, torts yan eh. So it could file or institute a separate case against the employee for damages. Now, dahil nga mahabang proseso yun, di ba? So pwede ka makipag-usap sa empleyado mo na, kaysa kasuhan pa kita,
dadami pang ano, kakaltas ko na lang. So, basta merong written authorization, kung pwede mo naman ikaltas yun, depende sa usapan ninyo na monthly. But the general rule, you cannot deduct anything from the salaries kapag ka walang written authorization. Okay, attorney. Kailangan po bang mabigyan ng benefits yung mga taxi driver na boundary basis? Sabi ko nga kanina, no? Isa sa pinakaunang-unang slide ko actually, kung matatandaan po ninyo, isa sa mga exceptions ito sa labor standards na ito ay yung mga field workers. So yung mga field workers tulad ng mga taxi driver, hindi sila mandated naman na mabigyan itong mga labor standards na ito. Kasama sila ng mga government workers, peace rate workers, etc. So, although I understand na mayroong mga taxi companies na nagbibigay ng benepisyo kapag ka sila ay yung mga empleyado sa na drivers nila na naka-boundary system, hindi naman sila covered talaga. Pero it's their own ano, it's their own prerogative syempre kung gusto nila i-cover yung kanilang mga empleyado. Yun. Okay, attorney, ito. Dalawang pangalan. Parehas registered ng isang manggagawa. So with employee with two names. Two names? Both names are registered. Well, that is not possible. There's only one, isang pangalan lang dapat. No. Kapag ka dalawa yung pangalan, which is of course hindi naman po pwede, may isa lang talagang pangalan yan, as for the birth certificate. Ngayon, kapag ka dalawa yung birth certificate niya, pwedeng illegal use of alias yan. That is a crime. Hindi po pwedeng dalawa. Check sa National Statistics Office, sa NSO, o NSA na ngayon, authority, kung ano yung kanyang tunay na pangalan. Hindi po pwedeng dalawa. Okay, I'll be entertaining two more questions. Would the company be held accountable for non-compliance of the night worker to change his schedule, although this was initially agreed on the contract? Now, sabi ko kanina, there are two instances kapag na po pwedeng i-check, i-demand ng employee na hindi siya mag-graveyard shift. No? Una, kapag ka meron siyang medical certificate na hindi siya po pwedeng magtrabaho sa gabi. Normally yan kapag yung mga hypertensive o may mga heart problems, for example, yan ang normal dyan. Kapag ka hindi niya pinayagan, kahit na mayroong medical certificate o kaya pagbuntis, no, pwede yung idole. Kasi alam niyo, sa dole, meron yung mga tinatawag na labor standard inspectors. Pagka nagsumbong siya sa dole, pupuntahan ka ng inspector at doon niya i-check kung sumusunod ka sa labor standards. Kung pwede niyang i-report na hindi mo piniyagan itong isang empleyado na umalis sa graveyard shift kahit meron siyang documents. So the DOLE would then order you to implement kung ano yung nakalagay doon sa night workers na batas. At kung hindi, pwede kang makontempt ni DOLE. Okay, second to the last question, attorney. We are from sales company. Paano po if yung pregnant employee hindi po niya ma-achieve yung set sales target since madalas yung pag-absent niya due to her pregnancy problem? Hindi din po siya nakapag-field due to her condition. Hindi din nakapag-submit kaagad ng mga reports. Valid cause po ba yun para i-dismiss yung employee? If no, ano po yung pwedeng gawin ng employer to protect the business? Ano, that's tricky na ano, no? Kasi buntis. Kung buntis, sabi nga kanina, hindi mo pwede i-discriminate dahil sa kanyang pagkabuntis. Ngayon, kung siya naman ay hindi na makapag-perform sa work dahil sa kanyang pagbubuntis, ipag-maternity leave mo na para magamit na niya agad. Kasi yung maternity leave naman ay pwede mo maagang i-avail eh. Dahil nga kung hindi na niya kaya magtrabaho talaga, wag na muna talaga siya pumasok ng trabaho. But again, if kunwari, minsan naman first month pa lang baka mamaya o second month pa lang ng pregnancy,
tapos ganun na yung kanyang asal, then hindi yun pregnancy related. It should be related to her own fitness of work. Pero tandaan natin yung sales quota, no? It's not a reason for termination. Yung pag hindi pag-abot ng sales quota. Exceptional lang dyan if it is yung main na kanyang trabaho and it relates to the main ano niya, job description, then that could be pwede mong ilagay yan sa company rules and regulations mo. Lagyan mo ng KPI o key performance indicators. But absent, kung wala kang company rules and regulations, hindi siya pwedeng maging ground for termination. Dahil sa labor code natin, just an authorized causes lamang eh. Okay, for our last question, attorney. It is a follow-up question kanina, yung tungkol dun sa work from home. Dahil ni-require na sila ng kanilang employer to report. And if ever na hindi sila magre-report, there will be a 25% deduction sa kanilang sahod per cut-off pag hindi pumasok. Valid po ba daw ito? No. Although it is management prerogative, kung work from home or work sa office na, hindi naman kasama doon yung pagkaltas. Ibang usapin yun. Yung pagkaltas ng 25% is improper in that case. Pero, kung pwede kang maawol, absent without leave, kung imamandate ni employer na back to work ka na dapat doon sa opisina. Hindi, pero hindi ka niya pwedeng kaltasan ng susweldoin mo without your written authorization. Iba, pagka pumirma ka ng written authorization, sige, work from home ako, pero kaltas akong 25%, pumirma ka, then that's perfectly valid. Pero kung ayaw mo pumirma doon, tapos ipipilit mo, pwedeng sabihin ni employer na awol ka. Absent without leave. Kasi sabihin na niya, ang present lang yung mga pumasok doon sa opisina. Okay, thank you very much, attorney. As much as we would like to accommodate all the questions. Medyo marami tulong eh. Sa Facebook okay. Ko rin, nakikita ko, marami. Okay. Anyway, si Attorney Jen naman ay nagbigay ng kanyang yung sa YouTube niya, no? Actually, yung mga halos tanungan po ninyo, no? Nandun po yung mga kasagutan din, no? Dun sa kanyang YouTube. Okay, so Attorney, no, thank you very much for that comprehensive and a very informative discussion for our safety officers knowing labor standards. Our intention is for us safety officers should know kung ano din yung other side or other part of the labor code of the Philippines. Kasi isa din kami sa nag-implement o nag-comply, particularly on the occupational safety and health standards side. Okay, so bago tayo mag-end ng ating session, I'd like to share muna ito, no? Ating certificate of appreciation kay Attorney General Du. Maraming salamat po. Okay, so the National Occupational Safety and Health Coordinating Council of the Philippines. Certificate of Appreciation is presented to Attorney General Du, Legal Counsel of NOSHCCOP, General Secretary of Magsasaka Party List, for sharing his invaluable time, expertise as resource speaker of the safety officers, knowing the labor standards on November 26, 2020, via Zoom Video Communications Inc. Signed, yours truly, your host, Dr. Neil Dayan, the Director for OSH Education. Okay, so maraming salamat po. Maraming salamat, attorney. And regarding doon sa mga nagtatanong regarding doon sa presentation ni attorney, meron po siyang binigay na copy about sa kanyang presentation. At doon sa ating chat room or sa chat box po natin, tayo po ay nag-share ng ating email address para i-request niyo doon yung presentation. Okay, so the email address is noshcop.education@gmail.com. Okay, so paki-check na lang sa ating chat box. At yung doon naman naka-live sa ating Facebook ngayon, no, sa mga nanonood sa ating Facebook,
I-share po namin sa ating Facebook page at sa ating Facebook account kung saan po tayo mag-email, no, para sa ating request for the presentation of this webinar. Okay? And lastly, regarding sa ating certificate of attendance, may nagtanong kanina kung pwede bang maka-request ng certificate of attendance nito. Pwede naman, no? The same email din, no? Doon po tayo mag-request sa email na yon. Okay? So, bago tayo mag-end, I'd like to invite you in advance to our next webinar session. So, yung ating next na resource speaker po nito ay nag-confirm na rin, no, sa atin. Okay, so our next NOSHCCOP webinar, it is about the control and management of COVID-19 in the workplace. Next week din po ito, Thursday, no? Okay, 2 p.m., the same, no, sa webinar pa rin. And our guest speaker, I see Dr. Maria Teresita S. Cucueco, the Assistant Secretary and concurrent BWC Director of the Department of Labor and Employment. So regarding for the registration link, ipopost din namin doon sa ating Facebook page and Facebook account para doon sa ating registration. Okay? Ito ay simula lamang, no, sa aming advokasya ni Attorney Jen, no? At tama ba, Attorney? No? Yes, yes, yeah, doc. No? Kasi ang gusto namin, no, ay maka-share, no, ng kaalaman, no, particularly sa mga kaalamang legal, no. At ito ay maparating natin, no, sa iba't ibang lugar o panig ng bansa natin. Okay, so again, thank you very much, Attorney. You have parting words, Attorney? Sabi po, parting words ko siguro, yung mga hindi nasagot na tanong ay pwede niyo pong pwede kayong mag-like sa aking Facebook page at doon kayo magtanong. Baka sakaling although marami talaga nagtatanong doon, baka hindi ko maano. Doon natin i-post. May groups din ako sa Facebook kung saan doon. Mas madalas ko talagang masagutan. So, pasensya na po sa mga hindi ko nasagot na tanong. At sana maulit pa ulit to para doon natin, baka naman sa susunod, masagot na natin yung inyong mga tao naman. Muli, maraming salamat, Doc Neil, sa NOSHCCOP, sa lahat ng dumalo. Maraming salamat po. Okay, so thank you very much sa lahat ng ating mga attendees, no? Lalong-lalo na sa ating attorney, no? Pagdating doon sa ating labor standards, no? Maraming salamat, kahit sobrang busy po ito, no? Si Attorney Jen, no? Lalong-lalo na ngayon ay maraming ginagawa yung ating worthy brother. Boyang, maraming salamat po. Boyang, maraming salamat. Okay, so that's all for our webinar session, and hope to see you soon again in our future webinars. So maraming salamat from the NOSHCCOP.